promises I can stand secure. Carve upon my... I-wrap up natin, no? Wrap up na natin. November 5 na issue. Alam mo, sinabi ko kanina pag umpisa pa lang yung pag start pa lang ng ating vlog kanina, yung muna kasi sa November 5 na yan, siyempre may busy pa ako noon, 1990 may busy pa ako eh, hindi 1990 mga 1991 kasi 1990 November 5 tama, no? 1990 November 5 nag-training kami sa Davao Medical Center nang kami mag-asawa, na-ambush kami ng NPA doon sa Santa Cruz, Davao del Sur. Oh, kami ni Mama Ace, itong yung kanina, yung anak, yun ang bunso, nasa tiyan pa yan, 5 months old. Pinatalon kami sa bus doon, kami inihulog kami sa bangin, takbo kami, talon ng talon lahat kami. Aircon 36 ng yellow bus. Madilim na, mga 7 o'clock ng gabi or 6:30, madilim na kasi November's, madaling dumilim. Mahaba ang gabi pag December season. NPA yun. Kaya pag na ma-recall ko, anong pakialam namin sa struggle? Bakit kami pinatalon? Doktor kami. Maayos ang mga pakay namin sa buhay. Ha? Collateral damage ng mga programa ng NPA, CPP, dahil korupto ang gobyerno. Hipokrito nyo naman. Dami ang korupto sa gobyerno. Dami din kasing hipokrito sa gobyerno. O, di ba? Hindi maintindihan ang Pilipinas eh. Pero grabe yung ang struggle mo. You want to extort money from the Yellow Bus Company. Sunugin mo ang bus. Sana piliin nyo naman yung walang pasahero. Grabe naman kayo. O ngayon, lately ito, 2024 ngayon. Last week lang, narinig ko si Ontiveros dahil ginigisa niya si Tatay Digong. Dahil daw war on drugs, DDS. Sabi ni Digong, nung ako'y mayor, nag-warning ako sa mga NPA, huwag niyong guluhin ang Davao. Pinuntahan ko sila sa bundok, sabi ni Digong. Kinausap ko ang mga NPA, huwag kayo dito dahil magkamatayan tayo. Sana mali doon, may warning ka. Pag nag-warning ka, may warning. Sana wala yung word na warning pag hindi ka nagwa-warning at totohanin. Kaya noon, nung nagsasalita siya, hininto. Hininto ni Ontiveros, Mr. Chair, go ahead, Madam Ontiveros. Parang hindi niya gusto marinig ang mga ginagawa ng NPA dahil siya ay NPA man din doon, nakasama niya at naging nakipag-apid. Nahuli tuloy ang bad record. Huwag na tayo maging hipokrito. Magmamalinis tayo. Ako hindi ako malinis, ha. Expert ako sa tontologist. Tontologist ako. Kaya nga nangangaral ngayon dahil gusto ko rin maiabot ang aking knowledge about ganitong mga ugali natin na hindi maganda, no? Maraming hipokrito eh. Ayaw niyang makinig kay Digong dahil binabanatan ng NPA. Hindi ko nabiblame niya. Sabi ni Mrs., huwag mong banggitin NPA, sobra ka na. Hindi. Para malaman niyo kung sino ang mga personality na involved sa buhay ko. Di ba? Kasi kung hayaan na lang natin yan, hindi i-correct. Number one, i-correct natin ang gobyerno, walang hipokrito.